Malabo pang pagbigyan ng digital payment apps ang hiling ng publiko na alisin ang transaction fee sa mga micropayment na wala pang 1,000 piso. Paliwanag ng GCash, binabayaran din kasi nila ang kanilang third-party providers para sa interoperability ng kanilang mga serbisyo. Sabi naman ng Maya, tinitimbang pa ang kanilang pamumuhunan, investment at ang tulong na maibibigay sa kanila ng pamahalaan. Bukod dito, base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 4 sa 10 Pilipino at 42.1% pa lang sa kabuuang payment transaction sa buong bansa ang gumagamit ng digital payment. Pero inaasahan namang madaragdagan pa ito sa mga darating na taon. For 2028, the revised target, the upgraded target is now like 60 to 70%. So we'll continue. We'll keep on pushing.